yung pangalan po ay Serge. Sabi po dito ay anak Remo. Anak po ni Remo. Ito po, medyo malalim po yung pagkagamit nito dyan po sa Biblia. Ito scrutinize po yung sinabi. Scrutinize. Tama po, SBB. Scrutinize. Scrutinize or investigate. Yan. To investigate. Yan po yung ginamit ng search na binabanggit po ni Pablo doon sa mga taga-Berea. Na ibig po sabihin to scrutinize. So yung mismong kapag scrutinize, di ba, maliit na detalye yung pinag-aaralan mo. Tuloy-tuloy na pinag-aaralan at closely na examine or closely to examine the scripture. Yung po yung pinapakita dito ng mga taga-Berea. Taga-Berean people. Kaya more noble sila. Di po ba? Kaya at investigate. Isa rin po yung kaulugan niya na pagkagamit ng search dito sa Acts 17, 11 and 12 at 12 and 13. I-investigate nila kung totoo nga yung mga sinabi, sinalita ni Pablo. Kaya kung nais natin maging more marangal sa ating pamumuhay dito sa ibaba ng lupa na pinapakita natin sa mga tao, then alam natin na tayo isang liwanag at asin sa sanlibutan ito. Hindi lang po na search na madaling talagang sinasaya at tinitignan mo lang yung Biblia, binabasa mo lang. Kundi mismo talagang ini-examine mo, ini-investigate at tinatanggap mo sa iyong puso at isipan. Diba? Dahil alam po marami lang po tayong natutunan dito sa araw ng linggo. Hindi po sa araw ng linggo, pati sa ating mga tahanan. Dahil kung kaya nga po sa aming pag-aaral, kapag mas lalo po siyang pinag-aaral, mas marami pong nabubuong tanong sa isipan. Kaya baka marami po kayong tanong ngayon. Huwag po kayong magtanong sana. Pero nandito naman si Kuya Boy para sasagot nyo. Kaya, kasi kapag normal na natin pinabasa yung banal na kasulatan, mas marami pong tanong kasi nagbubuo sa isipan. Kaya ganun. Kaya pag nag-aaral po tayo, sa pag-aaralan natin Monday to Friday to Saturday, sigurado matatapos pa worship nyo hapon. Dahil lamang sa pagtatanong. Kaya marami po talagang mabubuo sa isipan na mga katanungan po pinag-aaralan natin yung Biblia. Dahil hindi po siya, sa akin po, hindi po siya may unawain, hindi mo siya bibigyan ng oras talaga. Oras at panahon. At saka yung commitment sa iyong buhay para pag-aaralan ito ng banal na kasulatan. So yan po yung pangatlo, will make us more noble. Yung po isang halaga ng Biblia na kung pinag-aaralan po natin at sinasayasa. At pangatlo po, pangatlo po is 2 Timothy chapter 3 verse 17. Yung 3:17 mula po 4:16. Kasi muna masaya sa inyo ito. 2 Timothy. Sa 17 po muna sa English na ito masaya. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Alam mo, pamilya po sa verse na ito sa atin. That the man of God may be perfect and thoroughly furnished. Na sinasabi in verse 16 kasi na because all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for corrections, for instruction and righteousness. At patuloy niya sinabi that the man of God may be perfect para maging sakdal. Sa magiging sakdal po tayo kung yung mga salita ng ating Panginoon ay talaga pinag-aaralan natin. O nagbigay na po ito ng correction sa ating buhay, tinuturuan na tayo nito, marami na tayo nabigyan na napag-aralan, inisip, na talagang ang tao ay magiging sakdal. Una-una po sa aking pag-iisip, before pa ako punta dito, nasa mind ko po na no one is righteous, yung ganun. Walang perfectong tao, walang matuwid na tao. Ano po yung nasa isip ko palagi? Hindi ko po nasa isip na yung mga bagay na yun sa Biblia na kung saan meron palang talagang totoo maging perfect na tao. Magiging perfect. Huwag ko yung natatak sa isipan kahit sa preacher na nagtuturo sa amin noon. Eh, wala talagang perfect na tao. Sinasabi niya ganun. Huwag mo na lang yun. Kasi Jesus Christ na. Pero sasabihin ko po sa inyo, kapag pinag-aaralan po natin yung banal na kasulatan, sa pangkalagaan nito, ay gagawin tayong perfect. Gagawin tayong sakdal.
Dahil nung una pa lang po, ang mga bata na walang malay at walang isip, eh po yung mga sakdal. Isa po ng mga sakdal. Di ba? Mga perfect. At yung pagkagawa po sa atin, pagkalikha po sa atin ay, kung una, pagkalikha sa atin, isa po tayong perfecto. And if, ang mabasa po natin sa Ephesians 4, 11-13.